Maayong buntag sa inyong tanan! Magandang araw po sa inyong lahat, nasaan man kayo sa sulok ng mundo. Maraming maraming salamat doon sa mga subscribers ko na nag-subscribe sa aming maliit na channel. Magandang araw po sa inyong lahat! Ngayong araw na ito, magbibigay na naman ako ng isang impormasyon na sana mapagkunan nyo ng kaunting idea man lang. Yan, hindi na tayo pasikot-sikot, guys. Simulan na natin. Ang topic natin ngayon ay ang limang rason ang isang mistress ay nakakasira sa isang pamilya. No? Pag-uusapan natin kung ano ang naidudulot ng mga kabit o mistress sa isang pamilya. Yan po yung pag-uusapan natin. Magbibigay ako ng limang rason, no? Yung tinatawag na ang mga kabit o third party ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakasundo sa mag-asawa, no, o sa relasyon. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maaaring makasira ng pamilya ang mga mistress o third party. So, yan guys, yung ano natin. Kasi talagang ano ito, tawag dito, malaking problema sa isang pamilya, no? Pero paalala lang po guys, hindi po ginawa ito para makapagsakit o mag-discriminate o walang discrimination po dito. Tinatalakay ko lang po kung ano yung mga bagay-bagay na ginagawa ng naihahatid na hindi maganda ng mga mistress sa pakikipagsapid sa merong asawa na, no? O sa isang pamilyadong tao. Kaya yan lang po, wala pong diskriminasyon dito. So, ayan. So, ang number one, pagkawala ng tiwala sa mag-asawa o sa partner, no? So, ang pagkakaroon ng mistress ay nagpapakita na hindi pagpatiwala sa pagitan ng mag-asawa o relasyon. Ito ay naglalagay ng balakid, no? Naglalagay ng balakid sa pagkakaroon ng isang malusog na ugnayan at nagpapalala ng hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. So, yan po yung panguna natin na pagkawala ng tiwala sa partner. Yan po yung una. So, yung pangalawa naman, pagkawala ng respeto sa bawat isa ng mag-asawa. Yan guys, isa po yan sa naibibigay na hindi maganda na ginagawa ng ng isang mistress na ang mag-asawa, no? Nawala na yung mga respeto ng dahil po sa pakikipagsapit sa sa may asawang lalaki. So ayan po, no? So pagkawala ng respeto, ang pagkaroon ng third party ay maaaring magdulot ng pagkawala ng respeto sa pagitan ng mag-asawa o karelasyon ito, no? Ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng tension at hindi magandang pakikipag-ugnayan. So yan po ang pangalawang nagiging bad effect na pagkakaroon ng o kaya yung nagawa ng ng isang mistress sa isang pamilya, no? Nawawala na yung respeto ng mag-asawa. Yan po yung isang dahilan, no? Kaya yung number 3 naman natin, nawala na ang fairness. Ano bang ibig sabihin, no? Kasi nung mag-asawa pa kayo, i-explain ko lang, no? Mag-asawa kayo na wala pang third party nagkakagustuhan, nagmamahalan pa kayo. Lahat na bagay is nasa fair ba lahat 'yan, no? Na ang asawa, ang babae, talagang yung wala pa silang gulo, wala pa silang alitan. Kaya pareho pantay-pantay sila. Pero kapag meron nang pumasok na third party, nawawala na yung fairness ng mag-asawa, no? Ang pagkakaroon ng third party ay maaaring magdulot ng hindi pagkapantay-pantay sa pagitan ng mag-asawa o karelasyon, no? Ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagkasundo sa pagitan ng dalawang partido. So, yan po yung pangatlo natin na
nawawala na yung fairness sa mag-asawa. No, dati-dati ano naman kayo tawag dito na fair naman ang ano ninyo sa bawat isa, pero nung meron nang pumasok, wala na, nawala na yung fairness na tinatawag. So, yun namang pangapat natin, 4, no? Pagkakaroon ng ibang responsibilidad. Ano ba ito, no? Ang pagkakaroon ng third party ay nagdudulot ng ibang responsibilidad at pag-aalaga ng kanilang ano, kailangang asikasuhin, o ito ay naglalagay ng dagdag na presyon sa mag-asawa o karelasyon at maaaring magdulot ng pagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ano bang ibig sabihin na magkaroon ng ibang responsibilidad? Halimbawa, meron ng mistress ang anong partner natin. Natural lang na labas sa pamilya natin, halimbawa yung babae binibigyan na ng pera o ano ang binibigay doon, o lalo na kung nagkaroon na ng anak, no? Bihira man ito, pero meron pong nangyayari na nabuntis yung babae, malaking responsibilidad yun. Kaya ito po yung sinasabi ko na pagkakaroon ng ibang responsibilidad, no? Na mangyayari, na may tendency na mangyayari talaga. Dahil yun na nga, asawa, tapos mga anak, tapos yung pangatlo. So malaking responsibilidad na yan. Ano na lang kung wala masyadong pera, napakahirap na. Kaya ang naibibigay na lang na pera sa asawa, kung meron ng third party, kaunti na lang. Ayan, kaya hayun na, hindi na magkakasundo kung bakit nasaan na yung mga ibang pera. Ayan po yung ano natin, yung number, tawag dito, number 4. At ang pang-last naman natin, ito ang mas matindi, guys, no? Ang pagkakaroon ng hindi magandang halimbawa. Asan ba ito, no? Ang pagkakaroon ng mistress ay magdudulot ng hindi magandang halimbawa sa mga anak at ang ibang miyembro ng pamilya, no? Bakit ba? Ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng hindi magandang mga implikasyon, no, sa kanilang mga relasyon sa hinaharap. Explain ko sa inyo bakit, ano bang ibig sabihin nito pagkakaroon ng hindi magandang halimbawa. Yung mga anak natin, habang nakikita nila yung magulang nila parating nag-aaway, lalo na't nalaman nila na merong third party, ang mga bata, pag may isip na yan, pumapasok na yan sa isip at puso nila. Kaya paglaki nila, may tendency, o kaya pag nag-asawa na sila, may tendency talaga na dala-dala nila yung ganong pangyayari na nakikita nila sa kanilang magulang, no? Halimbawa, yung anak natin is nag-asawa na yung babae, tapos nangyari yun doon sa asawa nila na ng babae yung asawa nila. Ang unang-unang nilang maisip is yung ama nila o inaba nila ang nagluko. Kaya yan ang pinakamalaking hindi magandang implikasyon para sa kanilang mga relasyon sa hinaharap. Yan po, guys, yung ano natin, yung panglima natin. Ito ay napakahalaga po ito. Kaya ang ibig pong sabihin, napakalaki po ang bad effect na nagagawa ng isang mistress sa isang pamilya. Yan lang po, guys, no? So, pero yun na nga, paalala lang, sinabi ko na wala po tayong magawa, no? Na ang tao ay ginawa niya yun dahil ganito ganyan, wala po tayong magagawa kasi iba-iba ang ano natin, individual. Kaya ginawa man niya yun, wala tayong magagawa. So, ang pinaka-the best is yung partner natin ang kausapin natin. Dahil siya lang po ang may responsibilidad. Kung walang kung halimbawa ang third party is single, wala pong mawawala sa kanila. Pero tandaan natin, kung sa Pilipinas, kung nalaman mo o naabutan mo o caught in the act mo, pwede tayong mag-file ng kaso. Yun lang po ang paraan natin. Pero yung sabihin natin sa isang individual na tao na huwag kang mangabit, huwag mong gawin ito sa pamilya ko, wala po tayong pwedeng ituro sa kanila dahil sila lang po ang nakakaalam sa sarili nila. So, ayan, guys. Basta tandaan natin na maging matatag tayo kapag na-encounter natin ito. Dahil ako, 20 years kong na-encounter, naging matatag talaga si Ate Estela ninyo. So, wag po tayong magiging duwag, talagang harapin natin kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pamilya. Kung sakali mang darating sa inyo na magkaroon ng third party sa
inyong mag-asawa. So, hayan guys, sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na ito at meron kayong mapagkunan na idea kung bakit ganito ganyan. So, hayan po yung limang rason kung ano ang bakit nakakasira ang ano, ang mystery sa isang pamilya. So, maraming salamat sa araw na ito. Doon sa hindi po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para marami mas masaya at paki-click na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa lahat ng mga vlogs ko. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu. Mata ne. Bye-bye.